Sigurado ako na hindi sa akin to. Edong, di pa brief mo ako ni Kuya Glenn? Ha? Ano mo? Sasabihin mo dyan. Hey, no. Ano mo? Oh, okay, akin yan ah. Tagal ko lang hinahanap nito eh. Paano napunta yung brief mo? Sa loob ng kwarto namin. Ah! Kapuso, buwan na naman ng Marso at magsisimula na ang panahon ng summer. Natitiyak ko rin iinit na naman ang damdamin nyo tungkol sa patuloy na problema sa traffic o kaya'y sa pressure sa trabaho o kaya'y sa kakapusan sa budget. Pero may isa pang dahilan na tiyak na ikaiinit ng inyong mga ulo. Iyan ay kapag iyong natuklasan na ikaw ay pinagtaksilan ng iyong pinakamamahal. Hindi lang iinit, kundi kukulo pa ang iyong dugo, lalo na kung kadugo mo pa ang nang-agaw sa iyong asawa. Naku, natitiyak kong bumibilis na rin ang pintig ng inyong mga puso dahil excited na kaming ihandog sa inyo ang mapusok na totoong kwento ng pag-iibigan sa pagitan ng magkapatid at kani-kanilang mga asawa. Dito lamang yan sa aming episode na pinamagatang Huwag Ate, Huwag Bayaw! Boundary. May pasalubong ako sa inyo. Wow! Tay, mas gusto ko pa yung kay April. Maganda? Pero ate, saan ka binigay ni tatay? At saka, may mas malaki yung pasalubong ko sa iyo kasi kay April, no? Kaya mo ba niyan? Mas maganda po kasi yung kay April, eh. April, ayoko, ate! Mga bata, ano ba? Magkapatid kayo. Ang magkapatid, dapat nagmamahalan, nagbibigayan, ha? Hindi yung nag-aagawan. Naintindihan nyo? Ate, gusto mo ba talaga itong manika ko? Sige, payag na ako. Tal, magkapatid naman tayo, di ba? Share ko na sa'yo to. Talaga, April. Maraming salamat, ah. Sige, mula ngayon, promise ko sa'yo. Kung anong sa'kin, padaling sa'yo. Hiram at palitan tayo, ah. Oo naman, ate. Salamat, tay. Kailan mo magmamahal yan, hindi sa akin. Lalo-lalo ang anak ko si April, no? Tiga mo, anak, pakita mo kasi kayo mga medals mo. Dami! Dami! Nakita mo mga medals na yan. Alam mo ito, anak ko si April. Bukod sa beses sa mga subjects niya, second honor sa buong klase nila. Alam mo ba yun? Diba? Galing! Nay! Meron din naman po akong award, best in PE din po. Ah,
pala binawad siya. Pero sa totoo lang, ano, kapag ka ganito kagagaling ang mga anak natin, di ba nakakawala ng pagod? Oo naman. Eh, kumusta pala si, ano? Pangalawa. Yung pangatlo, gusto na naman ang pag sa'yo na lang ito isa kong medal. Total, promise natin sa isa't isa na masishare tayo sa lahat ng bagay. Sa'yo ito. Ayoko. Wala. Talaga, ate? Sige. Taon ang agwat mo sa ate mo? Bali, 2 taon po. 2 taon lang? Apo. Ang lamig, ate. Uy, saan kayong galing? Ha? Bakit basang-basa kayo? Umuulan, di kayo nagdalang payong. Dahil narigo po kami sa ulan. Ayun. At talagang kailangan mo pang isama ang kapatid mo, ha? Sa mga kalokohan mo. Eh, alam mo namang mahina ang baga niyan, eh. Sige na, pumunta na kayo sa banyo. Maligo kayo doon. Mamaya magkasakit, eh. Ikaw talaga kahit kailang promotor ka talaga. Nako. Ayan na nga ba sinasabi ko, eh. May sinat na yung kapatid mo. O, hindi ba? Kasi, pati ba naman sa mga kalokohan mo, sinasama mo yung kapatid? Tama na po. Huwag na pong pagalitan si ate. Gusto ko rin naman pong maligo sa ulan, eh. Kahit pa, mas matanda siya sa'yo. Dapat, siya nag-aalaga sa'yo, tinitingnan ka niya. Hindi yung ganyan. Basta ikaw ha, kapag ka may nangyari dyan sa kapatid mo, ikaw mananagot sa akin. Sige na, tulog na. Ay, naku. Yun ang uulitin yun, ha? Pukulit mo itong mga batang ito. Kasi... akin na nga yan. Pwisit eh, no? Uy, ate, gising ka na. Baka mabutang ka pa ni nanay. Gising ka na, ate. Uy, gising na, ate. Ate May, ka na. Gising ka na. Baka mamaya maabot na ka ni nanay. Ayan na. May, ate. Ano? Tutulog-tulog na. Bumangon ka na dyan. Malilate ka na. Nay, may sakit po ako. Ay, nako, May, kung a-absent ka na naman ngayon, sigurado babagsak ka na naman ngayong semester na to. Bakit pag si April yung May sakit, parang hindi ka magkaanda o gaga sa pag-aalaga? Tapos parang ako, parang pinabaliwala mo lang? Dahil alam namin, umaarte ka lang, nagdadahilan ka lang, no? Ano mong gawin to si April? Masipag mag-aaral, matalino. Ikaw, naturingan ka panganay. Ikaw pa ang pasaway dyan. Alam nyo, walang anak na magiging pasaway. Kung tama at saka pantay yung pagtatrato sa kanilang mga magulang niya! Ha? Ha? Palasagot ka talaga? Bastos talaga, itiko mo yung bibig mo! Tumigil ang kaartihan mo dyan, ha? Umangon ka na dyan. Umangon ka na! Pumasok ka sa eskwela! Dahil pakiramdam niya ay hindi siya mahal ng kanilang mga magulang, maagang niyang rebelde at nagbarkada si May. Oh, kumain ka. May! Anong ginagawa mo rito? Hindi kita pinag-aaral para magpag-inom at sumama siya kung sino-sinong lalaki, ha? Tay, hindi ho kung sino-sinong lalaki si Rodel.
Boyfriend ko na po siya. Boyfriend? Ano po yung pinagsasabi mo? Kailan kita binigyan ng permiso para magka-boyfriend? Hoy! Hoy, lalaki! Tantanong mo yung anak ko, ha? Simula ngayon, hindi ko naalis ng bahay na wala akong paintulot, ha? Ano? Uuwi ka pa? Gusto mong kalad ka rin kita pa uwi? Hindi ka na! Tantanong mo yung anak ko, ha? Ay, May! May, sandali. Pakitulungan mo na ako, ha? Ibigay mo na tong juice dun sa bisita ng kapatid mo. Bisita? Oo. Sino bisita? Yung manliligaw ni April. Iniistima na ng tatay mo. Kaya, bigyan mo na lang ng juice, ha? Akin na lang, maglilipit pa ako dito. Yung, ano po, nag-aaral po ako nung high school. Oo. May nanligaw po sa akin. Opo. Nalaman po ng ate ko yun. Tapos ang akala niya po, pagagalitan po ako. Oo. Kasi po, yung nangyari po sa kanyang ganun, pinagalitan po siya. Bali ako po, parang sa akin, sumang-ayon po yung mga magulang ko. Oo. Kasi naman po, hindi ko naman po pinababayaan yung pag-aaral ko. Ulitin na nani mo yan, ganyan. Ay, pwede din po. Uy, sakto pares pala kami. Juice muna kayo. Ate, salamat. Ate si Andoy, Andoy ate ko, si Ate May. Ay! Okay lang. Okay lang. Sorry. Nako, hindi ko sinasadya. Okay lang. Like, kuha lang po ako muna sa towel. Hindi, wag na. Okay lang. Tayo, okay lang po. April, okay lang. Okay lang ako. Alis na din naman po ako. Ay, sige lang tayo. Hatid ko na po siya. April, okay lang. Pasensya na talaga, ha? Okay. Sige. Okay lang. Okay lang. Nayatid ko lang po. Ilig ka. Sadya mo tapunin yung juice bisita ng kapatid mo, no? Kilala ka tama eh. Magsalita ka sa akin. Sadya mo yun, no? Sino kaya sa ating nananadya? Ikaw o ako? Tingnan mo yan si April o pinayagang mag-boyfriend. Pero ako, hindi pwede. Napaka-unfair niyo naman talaga sa akin, no? Ano gusto mo? Itrato ka na ng pareho sa kapatid mo? Eh, ang kapatid mo matino. Dito sa bahay natin nagpapaligaw. Eh, ikaw! Alam mo, minsan naisip ko, baka nung pinanganak na nanay mo, yung sanggol na nakuha ko, iba. Dahil pagdating sa asal, ang layo-layo mo sa amin na nanay mo, pati sa kapatid mo! Dahil sa nagkapatong-patong na mga pangyayari mula pagkabata, tuluyan ng lumaki ang galit ni May sa kanyang pamilya. Lalo namang lumala ang pagsiselos ni May kay April nang pumayag na ang kanilang mga magulang na makipagnobyo ito kay Andoy. Ay, Ate May, gusto mo sumama sa amin mamasyal ni Andoy? Pwede kita pagpaalam kay tatay. Para ano? Maging chaperon nyo? Masa nga kayo? Hindi ka ba naingit sa kapatid mo? Tingnan mo, yami ng jowa niya. Bakit ako maiingit dyan? Alam mo, yung dalawang yan, hindi magtatagal yan. Kung hindi sa amin patas yung mga magulang namin, ako ang gagawa ng paraan para maging fair kami. Kung anong wala sa akin, dapat mawala din kay April. April! Dito ka na lang maghintay, ito naman parang sira, oh. Okay lang. Nakakaya. Okay lang yan. Ito naman. Sige na, pasok mo. Nakakaya kasi. Ito naman parang iba, oh. Sige na nga. Sige na. Uy, tubig ko pa ka na umok. Uy, May. Mukhang matatagalan pa yata si April. Siguro balik na lang ako bukas. Ay, hindi. Ano ba? Malapit na yun umuwi. Maghintay ka lang dyan. Saglit na lang yun. Sure ako pa uwi na yun.
Ah, yung sakit. Hindi na ako nakagat ko. Pwede tingnan mo? Saan? Sa akin. Paniwala ka sa akin, April. Mahal na mahal kita. At ano? Ako pa yung sinungaling, ha? Kanino ka maniniwala? Dito sa ungas mong boyfriend o sa akin na kapatid mo, April? Ito yung miska. Miska. Miska na! Miska na! Ano ba? Ayoko na makita ka kung mukha mo! Miska na! Papaliwanag ako. Miska na! Mula noon, tuluyan na rin nawala ang tiwala ni April sa ate niyang si May. Hanggang sa nakatagpo sila ng kanya-kanyang mga lalaking inibig at pinakasalan. Pero dahil sa hirap ng buhay at pareho silang hindi nakapagtapos ng pag-aaral, nagdesisyon ang kanilang mga magulang na pareho silang manirahan sa kanilang tahanan kahit may mga asawa na sila. Sa pawis ka noon. Pagod ka na, ha? Glenn, mahal? Kumain ka na ba? So, masakit. Okay ba ako, mahal? Baka mamay nagugutom ka na. Hindi, ay busog pa ako. Kunti na lang. Maayos na itong magiging kwarto nyo. Edong, April, ha? Opo. May kayo naman ni Glenn. Doon naman ako sa dati yung kwarto, ha? Ano ho? Eh, pero tayo kami ni Glenn yung bagong kasal. Dapat sa amin yung bagong kwarto. Atay, wala naman hong kaso sa amin ni Edong kung saan hong kami ilagay. Eh, mag-iipon na lang hong kami para mapaganda namin. Regular naman po sa construction si Edong. At saka ako po, permanente naman po yung trabaho ko sa factory. Edong, Glenn, wala sana akong hihilingin sa inyo kung hindi mahalin niyo mabuti yung mga anak namin, ha? Kaya rin magbilas, magturingan kayo na maayos. Nanggap namin kayo sa bahay na to kahit alam namin na kayo naging dahilan kung ba't di nakatapos ng pag-aaral ng mga anak namin. Kayo naman dalawa, April, May, may mga asawa na kayo. Tigil na sana ni Away Bata, ha? Gusto ko sana maging maayos ng loob ng bahay. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, tayo. Oh, sige. Merienda ka muna. Kain na. Mayo, adobo, luto ko yan. Para sa inyo ni Kuya Glenn. Ah, ate. Kalimutan na natin yung nangyari nung bata pa tayo. Matatanda naman na tayo eh. At saka may sarili na tayong mga asawa. May. Ito, tinola. Para sa inyo ni Edong. Thank you, ate. Paha. Sige na. Namiss kita eh! Pansamantalang nanumbalik ang pagkalapit ng mga loob ni na May at April. Hanggang sa parehas na silang magkaanak.
Pero kasabay ng kanya-kanyang pagbuo ng pamilya, hinarap naman nila ang iba pang problema sa kanilang buhay may asawa. Oh, Edong. Oh, Pril. Pakiasikaso nga itong anak mo. Ay, napatuyak ng iyak eh. Edong naman, pagod na ako sa trabaho. Pagdating dito ako pa rin ba? Tatapusin ko lang itong laro na to. May busta ako dito eh. Oh, ito na si Mama. Edong naman, hindi ka man lang nagsaing. Eh, paano nga? Buong araw kong inasikaso yung anak mo. Edong, pwede mo maniwanan to kay Ate May para makapasok ko sa construction na matulungan mo man lang ako sa trabaho. Paano kung papasok? Wala nga kumukuha sa akin. Eh, hindi nga eh. Walang kumukuha sa'yo. Paano hindi ka naghahanap? Puno sa galing naatupag mo. Bakit kasi hindi ka gumana kay Kuya Glenn? Ang ingay-ingay mo eh! Hindi mo oh! Natalo tuloy ako! Bakit lutong ulam ang binili mo? Ibigay naman ako ng pamalengke, di ba? Paano pa ako makakapagluto? Eh, pag-aalaga pa lang sa anak mo, hindi na ako magkanda o gaga eh. I-budget mo yung oras mo. Si April nakikita ako kahit galing sa trabaho, kumikilo siya sa bahay. Bakit di mo gayon yung kapatid mo? Sige, lakasan mo pa yung boses mo. Ipahiya mo rin ako gaya nila na mas magaling sa akin yung kapatid ko. Huwag na huwag mo akong ikukumpara kay April. Kundi makikita mo yung pagkademonya ko. Edong, ikaw na muna bahala sa anak natin ha. Yung mga diaper at yung gala sinanda ko na. Oo na na. April, sabay na tayo ha. Ay, oh. Sige. Siya na yung bagay sa mag-ina, ha? Ikaw na bahala. Ingat ka. Ika na? Babay ka. Bye-bye. Si tatay, pumunta ng probinsya. Si nani naman nandun sa karinderiya. Tayo na naman dalawa nandito. Oo nga. Alam mo, kung di tayo kilala nitong mga kapitbahay natin, saka nung mga taong nakakakita sa atin dito, baka isipin, mag-asawa pa tayong dalawa. Oh, okay na to, ah. Bilib din ako sa'yo, eh, no? Nakakasabay ka sa pag-iinuman ng lalaki, no? Ako pa. Alam mo, kaming mga babae, kaya naming tumagal sa kahit anong laban. Kahit ilang rounds pa. Ikaw ba? Ako pa, tinanong mo. Alam mo ba, inaabot ako ng umaga kahit ilang rounds pa din ako. Sige, isa pang shot, ha? Bakit? Para sa'yo. Ako na naman. Ano, ikaw, inumin mo na yan, dami mo sinasabi. Nilalasing mo. Gising ko, ingay-ingay. Tsaka ikaw, lasing ka na. Alika na, matulog na tayo. Sino lasing? Lasing ka na. Oh, hindi ako lasing ha. Ikaw naman, April, ang KJ mo. Nakita mo, nag-e-enjoy kami nito ni Bayaw eh. Tama! Ano mo ba ngayon ko lang nakabanding itong ano po? Mabuti pa, sumaling na lang sa amin dito. Pag maraming kataga ay mas maraming rounds, mas maganda ang laban. Diba? Shot na! Halika na, matulog na tayo. Lasing ka na! Huwag niyong igamay sa paglalasing niyo sa April. Alam niyo naman may pasok kami bukas, di ba? Nakakabula ako sa pagtulog eh. Ah, pasensya na mga amo. Gagalit na yung mga amo natin. Pasensya na mga amo. Nagkakatuwan lang kami mga alipin niyo. Ha? Nangiinsulto ka ba? Palibasa kasi, hindi mo alam yung hirap ng mga nagtatrabaho. Ito. Nagmamalaki ka ba? Ha? O nalilitang ka sa akin?
Ha? Ano gusto mo? Panunduhan na lang tayo. Ito, ano? Tama na. Para magkaalaman. Ito. Hindi ako kumapatoy sa mga walang kwentang kausap. Ha, ganun. Ito! Tama na! Tama na! Tama na! Halika na! Magsitulog na tayo! Halika na! Kamusta ang pagsasama ninyo? Sino ang madalas na lumalabas? Sa aming mag-asawa, ako po'y may trabaho. Sa kanila po, dalawa ni Ate May, si Glenn po ang may trabaho, yung bayaw ko po. Bali po silang dalawa, nung asawa ko si Edong, tsaka si Ate May, ang naiiwan po madalas sa bahay. April! April, sandali! Sabihin na ulit tayo pumasok. April! May problema ba? Iniiwasan mo ba ako? Pinapaiwas na kasi ni Edong sa'yo eh. Dahil sa nangyari kagabi. Kuya Glenn, pasensya ka na. Nagsing-alasing kasi siya kagabi. Pasensya ka na rin kung napatulang ko yung asawa mo. Aburido na rin kasi ako eh. Sa pag-iisip. Teka, bakit? May problema ba? Malapit na ako ma-end sa trabaho eh. Hindi ako na rin yun. Mahirap pa naman maghanap. Mawala ng trabaho ngayon. Ganun ba? Ay, teka! Tamang-tama pala sa factory namin next month. Pwede kita i-recommenda kung gusto mo. May opening kami. Talaga? Oo! Sige, please. Malaking tulong sa akin yun. Pero di ba, pinapaiwasan ka sa akin yun? Nakuha ko ng bahala dun. Ginagawa naman natin to para sa pamilya natin eh. Saka, ano namang masama kung magkasama tayo sa trabaho, di ba? Eh sila nga lagi magkasama sa bahay. Salamat. Tara. Tara. Edong, magpasensya mo na si Glenn kagabi ah. Dapat kasi hindi mo na pinansin eh. Nasira pa tuloy inuman natin. Tingnan ang kamay mo. Sakit ba? Konti lang. Medyo magalang yan. At masakit nga. Yan talagang alak. Kahit kailan, walang magandang nagagawa sa katawan ng tao yan. Kadalasan, kapag ka nakakainom, nasasayaran ng lalamunan ng alak, nakakalimot ang tao. Pasalamat nga kayo eh. Wala yung tatay nyo nung nag-away kayo ni Glenn kagabi. Kundi lalong malaking gulo yun. Sige, mauna na ako sa inyo. Bakit nga ba hindi na lang kayo maghanap ng trabaho, ha? Ikaw, Edong, ang laki-laki ng katawan mo. Bakit hindi ka magbanat ng buto? Pwede nyo namang iwanan sa akin yung mga apo ko habang nagtatrabaho kayo. Tsaka isa pa, hindi na rin maganda na palagi na lang kayong dalawang naiiwang magkasama dito sa bahay. Pangit tingnan. Edong? Oo! Saluhan mo naman ng kumain. Nakakalungkot kumain mag-isa eh. O sige. Mukhang masarap niyang hinahanda para sa akin, ha? Siyempre, ako nagluto nito, no? Sige, kumuha ka na ng plato dyan. Sige. Ito na, okay na dito. Muna ako, ha? Ako, pag itikman mo ito, makakalimutan mo yung pangalan. Talaga? Special di ko yan, ha? Ginataang. Parang nakakatakam nga yung ginataang susumo, ha? Paano ba ito kainin? Sipsipin mo lang. Sipsipin ko? Ano naman lumabas eh? Ben, hindi ka naman marunong sumipsip eh. Tatingnan mo ha.
Ayan, lumabas na yung ulo. Oo nga, no. Ang galing mo talaga. O, tikman mo! Sumpa. Dahil sa madalas ngang naiiwang magkasama sa bahay, sina May at Edong, naging mas malapit na sila sa isa't isa. Samantala, natanggap naman sa pinapasukang kumpanya ni April si Glenn. Dahil dito, mas naging palagay din ang loob nila sa isa't isa. Ano ko bang masasabi ko kundi salamat? Ang laki rin ang natipid ko, ha? Pandagdag budget namin. Ako ba? Wala yun, no? Alam nyo, ang cute niyang tignan. Hindi nga lang kita kilala, April. Isipin kong itong si Glenn ang asawa mo, eh. Uy, mas bagay kayo. At mas bagay din naman yung mga asawa niyong mga pabigat. Sana nga, sila na lang nagkatuluyan. Uy, Tessa, nakunod. Ito talaga. Masamang biro yan, ha? Malisyosa ka talaga. Eh, kahit naman madalas magkasama yung mga asawa namin, eh, malaki naman tiwala namin sa kanila. Di ba, Kuya Glenn? Maliligo ka rin? Maliligo ka. Sige, mauna. Sige. Maula ka na. Ladies first. Okay lang hinulay yung likod ko. Ha? Tagal na kasi akong hinihilulay. Yan eh. Surprise ako ba? Edong? Edong? Bago maligo ako ngayon. Alam ko, nagtatapo ka na sa akin. Kasi nitong mga nakaraang araw, lagi na lang kasi ako nag-overtime sa trabaho, eh. Hindi ko na nagagawa yung obligation ko bilang asawa sa'yo. Pero ngayon, hindi ako pagod. Kung hindi ka pagod, pues, ako pagod na pagod ako. Ito naman, ngayon ka na magtampo. Uy. Ano ba? Kulit mo yan, tutulog na ako eh. Ano ba yan? Ang masang-sang ng amoy. Eh, teka. Ito pa rin naman yung papangukuha. Eh, ayoko niyan.
Gusto yung bago. Bagong amoy. Pupulog na yung tao. Bagong amoy? Trabaho eh. Sa ibang araw na lang, pagod na ako eh. May, sige na, pagbigyan mo naman ako. Minsan na nga lang ako maglambing sa'yo eh. Ganito. Kumuha ko yakapin ang init-init eh. Nalibadbaran ako sa'yo. Papahang na wala ko sa labas. Init-init, yakap-yakap ka pa dyan. Sa simula ay hindi muna pinuna ni April at Glenn ang nagbagong pakikitungo sa kanila ng mga asawa nilang sina Edong at May. Pero nang kalaunan, lalo pang nanlamig ang pakikitungo ni Edong kay April. Dito na simulang magduda at maalarma si April. Bakit ba parang wala ka sa sarili mo? Ate, pwede ba kita makausap ng seryoso? Ito kung saan naman? Asawa ko. Sa Edong. Ate, babae ka rin. Nararamdaman mo pa nagbabago na sa'yo asawa mo, di ba? Sa Edong kasi, nanlalamig niya sa akin. Pakiramdam ko may iba na siyang babae. Ate, di ba kayo naman lagi magkasama niya, Edong? Baka naman kilala mo yung babae niya. Baka naman naglilihim kayo sa akin. Anong lilihim namin sa'yo? Ako ha, wala akong alam dun sa pinagdududahan mong babae ni Edong. Hindi ko nga nakakasama yan eh. Ako nandito lang ako sa kwarto pag wala kayo ng asawa ko. Malaman ko lang talaga kung sino yung babae ni Edong. Kilala mo ko, ate, hindi ako palaaway na tao. Pero sana mapatawad ako ng Diyos sa magagawa ko sa babae niya. Ako dito. Mamaya na yan. Ika-text pa ako eh. May. Kaninong brief ito? Sigurado ako na hindi sa akin to. Edong, di ba brief mo ako ni Glenn? Ha? Ito, tingnan mo. Ano yun? Tama, basa ito, di ba? Tingnan mo. Ano sasabi mo dyan? Hey, no. Tingnan mo, oh. Oo nga, akin yan ah. Tagal ko nang hinahanap dito eh. Paano napunta yung brief mo? Sa loob ng kwarto namin. Ano, baka nasama lang sa mga nilaban kong damit. Kasi di ba gabi ako kumukuha ng mga sinampay. Baka nagkagulo-gulo lang. Yun nga, oh. Malamang. Alam nga naman nagkaroon niya ng pakpak na parang ibon at lumipad sa ibang pugad, di ba? Natin. Pinitin ang garo.
ingatan yung brief mo, ha? Kagabi, muntik na tayo mahuli. Hindi kita pipigilan kung gusto mong saktan niya asawa mo, ha? Dahil baka ko na sitwasyon mo, baka mapatay ka ng taon niya. Hindi ko po kahit saktan yung anak niyo. May ang pinakamasakit lang sa akin. Iiputan mo lang ako sa ulo. Sa ibon pa ng bilas ko. Ano, May? Tahimik ka na lang ba? Hindi ko ba magsasorry sa asawa mo? Magsalita ka! Masalamat ka, mabait sa asawa mo. Pero hindi ko talaga lubos maisip na gawa ka ng ganun kasama! Oo na. Ako na, pinakamasamang tao sa lahat. Pasaway akong asawa. Suway lang akong anak. Maldita akong kapatid! O sige! Nagdagan niyo ba? Mabuti pa, umalis na lang ako sa bahay na to para matapos sa'yo sakit ng ulo nyo! Oo, lumayas ka, pero huwag mong dadali ang apo ko! Walang hiya ka! Walang hiya ka, papa!
mali na akala si Tatay Armando. Ang akala niya, babalik agad sa bahay si May dahil naiwan niya ang anak namin. Balita ko, tuluyan na doon ang isama ang asawa ko at ang asawa mo. Wala kasing umasang babalik pa sila. Masasaktan ka lang. April, hindi ka naman nag-iisa eh. Nandiyan yung magulang mo. Nandito pa ako. Parehas tayong naloko. Kaya magdadamayan tayo. Dapat siguro, umalis na lang ako sa bahay niyo. Teka, saan ka pupunta, Kuya Glenn? Eh, di ba malayo yung probinsya niyo? At saka sino mag-aalaga sa anak niyo na Ate May? Sigurado ko hindi papayag ang nanay at tatay. Kuya Glenn, ito ka na lang. Pagtulungan na lang natin to. Totoo bang nakakalimot yung iniinom mo? Salamat. Isipin mo yun, oh. Kahit anong gawin natin para maging mga mabuting asawa, tayo pa rin yung miserable at malungkot. Eh, kung tayo kaya yung gumawa ng masama. Baka maging masaya yung buhay natin. Kuya Glenn, mali ito. Mali yan. Masaya na yung mga asawa natin sa mga buhay nila. Hindi naman siguro mali. Kung paliligayahin lang natin ang mga puso natin. Kasalanan si April. Ako pong may kasalanan. Nag-
Padala po ako sa kahinaan ko. Hindi ko dapat nilagay si April sa ganitong alanganin sitwasyon. Pareho naman siguro kayo may utak, di ba? Ano ba iniisip nyo? Na dahil pinagtat sila kayo ng mga asawa nyo, kaya may karapatan na kayo para gayahin sila? Para gumanti sa kanila? Alam nyo, kahit minsan hindi matutuwid ang isang pagkakamali niya sa pang pagkakamali. Nay, dapat tama natin to. Bago pong iskandalo itong pamilya natin. Ay! Sorry! Pagkatapos ng insidente iyo, ginawa ni Tatay Armando ang lahat upang hanapin si Edong at ang panganay niyang anak na si May. Ano? Kamusta na yung kapatid ko na hindi ko lang pala kakabit sa pusod ng ina ko? Kabit na rin pala ng asawa ko! Hoy, magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Kung ako kabit, ikaw pala sausaw! Di ba ikaw naman yung unang sausaw sa mga asa-asawa natin? Kaya kinuha mo yung asawa ko? Ano to, exchange gift? Munito-munita, ganon? Ang kaibahan lang, nung bata tayo, laruan yung pinagpapalit natin. Ngayon, mga asawa na natin! Manatiga! Manatiga, maliigat ka sa katuhan mo! Sobra ka na! Sobra ka na! Hindi lahat ng nangangamaw at nakakate! Yung ibang pwede rin makigante! Apa, lumalaban ka na ngayon, ha? Aray! 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 Ano ba? Ginagawa namin yun para sa ikabubuti niyong dalawa. Hindi porgis, pinagagalitan ka namin na hindi ka na namin mahal. May kanya-kanyang pagmamahal ang magulang sa bawat anak nito. Pero pareho kayo may pitak sa mga puso namin ng nanay niyo. Anak, mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal namin kayo ng nanay mo. Anak. Anak. Ugh!
Yeah. Nandito tayo para ayusin ang kusot. At hindi para gumawa ng bagong gulo. Lahat naman tayo may kasalanan sa nangyari. Pero sana, kalimutan natin lahat ng sa atin bilang isang pamilya ay magpatawal na lang tayo. Baka naman pwedeng ibaon na lang natin sa limot yung mga nangyari. Ayusin nyo na lang yung mga kanya-kanya yung buhay bilang mag-asawa. Mga magulang din naman kayo. Higit sa lahat, dapat ang iniisip nyo yung mga kapakanan ng mga anak ninyo. Glenn? April? May? Edong? Mali ako na gumante ako sa'yo. Mapatawad pa ba ako? Glenn, ako dapat yung humingi ng tawad sa'yo. Sa inyo, Nick Glenn. Ito ko nalaman kung gaano kasakit yung nagawa ko sa'yo. Humihingi ako sa'yo ng tawad. Mapapatawad mo pa ba ako, April? Eto. Madaling magpatawad eh. Pero mahirap makalimot. Lalong-lalo na nakakasama mo yung tao ng kasala sa'yo. At nagawa mo rin ang kasalanan. Kaya nakapag-desisyon ako. Nalayo na po ako na itay sa manong anak ko. Tay, alam ko naman po hindi biro yung nangyari sa buhay natin eh. Nag-iwan po yun ng malalim na sugat sa bawat isa sa atin. Pero malay niyo ho, bukas makalawa, magbago at maging maganda na yung panahon ng buhay natin. Kasi nahitay, panahon lang naman po makapag-ilom sa mga sugat natin. Nay. Sorry. Sorry po. Joko.
ate. Sana mapatawad mo ako sa lahat ng mga kasalanan ko ako sa iyo. Sorry. Sorry sa lahat. Anong maipapayo mo sa mga magkakapatid? Alam mo na na nagkakaingitan. Na, nung umpisa kasi kayo, ingitan ng ingitan ng mga bata pa kayo, di ba? Apo. O anong maipapayo mo? Para po sa mga magkakapatid na nagkakaingitan. Mm-mm. Ang masabi ko lang po, alisin po natin sa katawan po natin yung inggit. Mm-hmm. Ang ano po dapat sa atin, magtulungan, magmahalan. Mm-hmm. Yun po. Mm-mm. Kasi po, para po sa akin, ang mga magkakapatid na nag-aaway, mm-hmm, ang una pong masasaktan natin ang ating mga magulang. Masakit po sa mga magulang na nakikita ng mga anak ay nag-aaway-aaway. Yun po. Ano maipapayo mo sa mga magulang? Ano po, yung kumbaga, sana po, pantay-pantay po ang pagtingin sa mga bata, sa mga anak. O nagkasundo-sundo kayo? Nagkasundo-sundo naman po. Kahit kayong mag-ate, nagkasundo. Pinatawad ko na po sila, pati na po yung ate ko. Po, nabaligtad na po yung sitwasyon. Bali, asawa ko na po ang may trabaho, ganyan. Ako na po ang naiiwan sa bahay. Ay, naku, April. Nakakatuwa yung kwento ninyo, ha? Pero ako'y natutuwa na happy ending naman sa dulo. Apo. At ako'y umaasa na tuloy-tuloy na ang lumunang pagsasama na mag-aasawa, no? At syempre sa inyong dalawang magkapatid. Apo. Thank you very much. Salamat. Madalas nating nararanasan ang selosan at inggitan sa pagitan ng magkakapatid. Kahit nasa Biblia, naisalarawan ito sa kwento ng The Prodigal Son. Pero sa huli, nagbalik loob din ang nagre-rebeldeng anak at buong puso naman siyang tinanggap ng kanyang ama. Ganon din ang nangyari sa magkapatid na sina May at April. Napakatindiman at napakahirap kalimutan ang nagawa ng kanyang ate dahil na magitan na ang kanilang mga magulang, nagawa pa rin niya itong patawarin. Sana ang bawat isa sa atin ay magkaroon din ng puwang sa ating mga puso para bigyan ng isa pang pagkakataon ang mga taong nagkasala sa atin, lalo na kung sila ay nagsisisi at humihingi naman ng kapatawaran. Alisin na natin ang puot at galit sa ating mga puso para tayo rin ay mabuhay at patuloy na mamuhay ng tahimik at mapayapa ang puso't isipan. Ngayon, bukas at magpakailanman. Sundan sa aking balik at alisin mo muna ang mga pikat na